Salamat ka, Ayo, Sen Koko. Magandang hapon po sa lahat. Kami po sa minority, kami ni Minority Leader Sen Koko Pimentel, ay gumawa ng hiwalay na report ukol dito sa krisis sa asukal. Dahil sa madaling salita, hindi kami sang-ayon sa report na ipinasa ng majority. We believe the committee report fell short of making sense of this fiasco. Nakakapagtakang may nagaganapang pulahan, takipan, sisihan, bintangan at laglagan. Kaya sa gitna ng lahat ng iyon, ang layon ng aming minority report ay bigyang linaw ang ilang mga tanong. Una, may shortage ba? Yes, meron. Demand is greater than supply kahit saan mo tignan. Habang humahabang usapan, napilitan ng magsuspinde ng ilang planta ang malalaking kumpanya tulad ng Coca-Cola. To the point na yung mga manggagawa nila ay naka-forced leave without pay. At maging maliliit nating bakeries, turon at palamig vendors ay umaaray. The sugar shortage actually has very dangerous and very real consequences for Filipino workers and Filipino consumers. It has to be addressed as soon as possible. Ikalawa, dapat bang kasuhan sina Yusek Sebastian et al? Sa tingin namin sa minority, hindi. Walang basehan at hindi makatarungan kung kakasuhan pa sila. Huwag namang pagdiskitahan ang mga empleyado ng gobyerno na ginagawa lang naman ang trabaho nila. If the president disagrees with a particular action, tulad nitong Sugar Order Number 4, the solution simply would be to void it, not to penalize civil servants who acted in good faith. Hindi na dapat umabot sa ganyan. At ikatlo, ano ang papel ni E.S. Rodriguez sa lahat ng ito? Base sa isinagawang mga hearing, simpleng miscommunication ito. E.S. Rodriguez admitted he purposely did not answer an important text message. Seen lang si Yusek Sebastian, which sent this disruptive snowball rolling down the hill. For us, the committee report failed. For us, the committee report failed or purposely refrained to discuss the part which Executive Secretary Rodriguez played in this unfortunate debacle. Sa minority lang ba ito nangyayari? Okay. The committee report failed to give importance to the good faith of the government officials at the SRA. The committee report, in the end, failed to answer the questions that will help address the sugar fiasco. And for that, we respectfully submit this minority report. Salamat. Okay. So, for us, the committee report failed or purposely refrained to discuss the part which Executive Secretary Rodriguez played in this unfortunate debacle. So, ma'am, how do you call this the pending committee report signed by the 14 senators of 30 minutes world which you dissented? Salamat. Para po sa amin ni Minority Leader Sen Koko, that is the committee report signed by a majority of the members. Pero nag-dissent nga ako at in largest part, kami po ay nagsusumite nitong minority report bilang pag-flesh out ng aming di pagsang-ayon sa committee report. Was it a
failed committee report, an untrue committee report, as far as you are concerned? And it's an unfair committee report, lalo na dun po sa apat. Kaya sabi namin sa minority report namin, these are human beings with careers, with reputations, and with families. Hindi natin alam ang situation ng family nila, may mga sakit pa yung iba. I mean, it's unfair kasi ang sabi nga namin ni Santa Risa, merong overwhelming badges of good faith. So part of the speech, if I remember correctly, may mention pa doon ng tongpats. Ha? Napakabigat ng accusation sa speech, although hindi naman directly, maybe. So, not proven in the hearings. Okay? And then, tandaan din natin, at the same time na meron siguro comment on the negative side of the character of one personality, there were also comments on the positive side of the personality of one of the personalities, si Yusek Sebastian, hindi ba? Pinuri yun eh. Pinuri rin siya eh. Nothing was proven sa hearing on shenanigans and whatever. Actually, kaya nga pinoint out din namin ni Senator Risa, yung smuggling charge or recommendation to charge him for smuggling, saan ang galing yun? How could there ever be a smuggling for a based on a sugar order never implemented? Smuggling pala dyan. So disagree din po kami doon. Pero ang malinaw sa amin ay bilang siya ang pinakamataas na official sa burokrasya, siya ang kumbaga primus inter pares sa mga kalihim, executive secretary nga. Siya ang gatekeeper dapat kay presidente. He is the primary person to protect the principal, protect the president. Nagkulang siya dahil lumalabas, hindi niya timely at kompletong ini-inform si presidente sa progress nitong prosesong ito that led to sugar order number 4. On the side nung apat na sa kanila gustong itapon ang sisi, nagkulang nga siya gaya ng sinabi ni Sen Koko dahil hindi rin niya sila kaagad at malinaw na sinasagot o binibigyan ng instruction. Mano man lang sabihin niya kunyari sa pagfo-follow up nila, steady lang kayo dyan, wala pang desisyon si presidente. E di sana naiwasan lahat ng gulo na ito. So, kasabay nung pagsabi namin na walang criminal liabilities yung apat na sinisisi, at least on the moral level, may accountability, may pagkukulang si ES. Sir, I'm not sure. I think Executive Secretary Divigas came to protect the President. So, it is the committee report that's doing the protecting now. Hindi namin sinasabing nag-dissent kami sa committee report, meron kaming sariling minority report. Wala kaming sinasabing pinoproteksyonan ng committee report sino man, pero importante sa amin na hindi nasagot ng committee report yung mga importanteng tanong sa supply, sa presyo at iba pa ng asukal, and to add insult to injury, sisisihin pa ang mga tao na sa tingin naman namin ni Sen Koko ay walang krimen na iginawa, kundi nga ginawa lang ang kanilang trabaho batay sa batas, sa memorandum at sa urgent instruction ni presidente at through the ES. Sir, aside from failing to answer an important message, so what are the other grounds in saying that ES is not entirely blameless in this issue? Yun ang pinaka-importante because it's not only answering that text. May email pa eh. Marami pa. May urgent memorandum pa eh. Andun na. Tapos, at saka yung salita niya sa testimony niya eh. That they did this behind the president's back in a dishonorable way without the president's knowledge. Gatekeeper to the president ka, pinadalan ka ng email, pinadalan ka ng text. If you claim that the president does not know anything about the subject matter, whose fault is it? Fault nung nagpadala ng email sa'yo as the gatekeeper of the president o fault mo? Pero sir, ano po sa
nung dagdagan ko lang yung kasasabi ni Sen. Koko, nung pinakita ni Sen. ni Chair Francis yung draft committee report, so may apat na findings, sinabi ko nga sa kanila na, Chair, makakonkur lang ako dun sa unang finding na there may be a shortage. At pinalakasan namin ni Sen. Koko yon dito sa minority report na hindi lang there may be a shortage, but there was and there still is. Oo. Pero sinabi ko rin noon kay Chair Francis na dun sa findings 2 to 4, hindi ako may problema ako doon. Kaya kalaunan, pumirma ako sa committee report ng ID sent, but we will issue a minority report. Tinanggap naman ni Chair, in the same way na kinokondukta nila yung mga pagdinig na mostly in a collegial manner. Ganon din naman ang kanyang pagtanggap ng aking dissent. Isa na lang, Senator Koko, as a lawyer po, yung mga sinasabi niyo mga pagkukulang ni E.S. Rodriguez for possible charges, pasok ba siya sa negligence na sininzone niya yung apat? Wala, hindi na kami nag-recommend ng charges against the E.S. Actually, yung staff ko, pinag-usapan namin kung merong violation of any criminal provision. Sabi ko, huwag na maghanap. Okay? Huwag na maghanap. Huwag na. I mean, let it be na lang, let this be in their conscience na lang. No? Oh, and then, at saka this is addressed actually to the, ano naman, to the majority, to the Blue Ribbon Committee. Well, gratified nga kami na dahil sa motion na isabi na sila at dumaan pa sa secret ballot at masaya kami. Majority na mga kasama sa Blue Ribbon ay in-uphold yung pagiging tama na isabi na CES. Finally, nung humarap sila, which he should have done from the start para hindi na kailangan umabot sa ganon, at least kinonfirm niya na there was a meeting na nandun si Presidente at talagang napag-usapan, among other possibilities, yung final amount sa draft sugar order for na 300,000 metric tons. He mentioned it nung slide presentation nila nung unang hearing. Unang statement sa third hearing nung finally humarap sila for questioning, parang kontra doon. Pero nung hinarap namin yung transcript nung unang hearing, so inamin niya that meeting had actually taken place, nandun actually si Presidente, at aside from other amounts, nabanggit na pag-usapan na instructionan itong apat with urgency na maghanda ng sugar importation plan, which is a sugar importation program, which is the sugar order. At nandun sa pamagat ng sugar order for yung sugar importation program.